Ay talagang napaka-sweet po mga kalingap ni Kalingap Edu. Hindi lang po kay Edsie, kundi po yung respeto na ipinakita niya sa magulang ni Edsie, talagang makikita po natin dito. At yung pagsama po niya mga kalingap kay Vianse sa pagpapaayos po ng kanyang ngipin ay sinimula na rin po mga kalingap. So mamaya after po natin panoorin yung highlight ng vlog ni Kalingap Rob sa Edsie, ay sabihin ko po sa inyo mga kalingap kung ano ba yung sikreto ibinahagi ni Kuya Nel tungkol po kay Edu at kay Vianse mga kalingap. Isa pong sikreto mga kalingap na siguro ay hindi pa alam ng karamihan. So tara mga kalingap, panoorin po muna natin to. At huwag po natin kalimutan mag-like, comment, and share mga kalingap. So tara, pag-initin natin, panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2. Hello po, magandang umaga po. Tay. Hello po, magandang umaga po. Kain na po pa mo? Opo, nagkain na po ako. Ano? Kain na pa eh. Ano, tara na? Uy, bakit ka nandyan? Dito ka dapat sa driver's seat, no? Ay, hindi pwede. Sino ka kausapin ko dito? Para naman ako dito, para ako dito walang kasama. Free na po ako dito. Ako hindi ako okay. Gusto kitang katabi. Isip po lagi kalagay mo. Napaka-sweet ka talaga, no? Hindi ka na. Hindi ka na rin bang makita ang driving skills ko? Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo titilapon sa ano. Madanawan eh. Kaya ko to. Saan na ba to? Ito, drive. Uy! Wala ka bang tiwala sa akin? Grabe naman oh. Lagi kong iniisip ang safety ng aking pasahero. Lalo ka na. Ikaw pang pasahero ko, syempre doble ingat ako. No? Kanta mo ako nung... Ano ba yun yung lagi kinakanta ng fans? Sabihin mo lagi. Ah, yun. Sabihin mo lagi. Sabihin mo lagi. Ikaw ang aking mahal. Siyempre. Mali po. Di ka naman dyan natatakot? Kinakabahan sa aking driving skills? Medyo po. Medyo. Ito, tatakutin kita lalo. Nakita mo yun? First time ko ginawa yun. Kahilo po, ano pag-drive niya po? Ay, pasensya na ha. 2 weeks pa lang kasi ako nag-aaral. Hindi ka na nasusuka? Masakit ang ulo mo? Medyo? Saan sumasakit? Dito ba? So what's your feelings, the city's... Lapa. Pwede ba? Ano? Laka, bubungiin ka na. Pero pa to ah. So, ayun po, hindi pa po nagtatapos yung blessings na matatanggap ni Vianse, ano? Kasi nagpabigay pa, ang Vianse Lovable Titas po ay nagpabigay pa po ng puhunan na naghahalagang 20,000 pesos. Ayan. 20,000 pesos para daw dito sa, ano nyo, pang negosyo. Bakit? Nahiya na po ako. Nahiya na po si Vianse, sobra-sobra na daw yung biyaya. Deserve mo naman yan, Vianse. Huwag ka mag-alala. Alam namin na ganyan nga, alam namin na sobrang pag ganitong blessing, parang sobrang mahihiyain ka din eh. Oy nga mga kalingap, grabe nakita po natin. Pagkarating-rating po mga kalingap ni Kalingap Edu ay talaga naman dumiretso po agad siya sa papa ni Vianse mga kalingap. Nakita po natin kahit po naglilinis ng isda yung papa ni Vianse ay yung respeto po ni Kalingap Edu ay talagang magmano po agad o mag-bless agad mga kalingap. Kinuha po yung kamay ng papa ni Vianse at nagmano po mga kalingap. Talaga isang huwarang manliligaw, isang huwarang sutor, isang huwarang binatang Pilipino mga kalingap. Ito si Kalingap Edu talaga naman na talagang hahangaan natin dahil yung respeto na ipinakita niya sa mga magulang po ni Vianse. At ito nga mga kalingap, ano sinundo po niya si Vianse at kitang-kita po mga kalingap yung excitement ni Vianse at ni Kalingap Edu nung papunta na po sila sa dentista para magpa-check up po kay Vianse. Pero mga kalingap, nakita po natin din yung kaba ni Vianse dahil alam naman po natin si Kalingap Edu ay bago-bago lang pong driver
At inamin po ni Kalingap Edu na talagang nag-aaral pa lang po siya mag-drive. Pero makikita naman po natin mga Kalingap na yung pag-iingat po niya mga Kalingap ay andun po mga Kalingap sa kanyang pagmamaneho. Pero di po maiwasan na si Biansi po ay kinabahan, nahilo. At ayun nga mga kabedyo, sumakit po yung ulo niya. Pero okay na po, after po niya dumating ng dentista, ay medyo okay na po yung pakaramdam ni Biansi. Wala po tayong dapat ipag-alala. At ayun nga mga Kalingap, sinimula na rin po mga Kalingap yung pagpapatingin, pagpapacheck up para po sa ikakaayos po ng kanyang mga ngipin, pagpapabrace. So abangan po natin dahil sigurado po after po ng pagpapadentist, after po ng pagpapabrace at pagpapaayos ng ngipin ni Biansi ay mas lalo po mga Kalingap, madadagdagan ng kanyang kumpiyansa sa sarili at mas lalong gaganda po ang ating Kalingap Angel na si Biansi. At doon nga mga Kalingap, sa huling part po ng video ay napanood po natin na hindi po napigilan, hindi po naiwasan ni Biansi mga Kalingap na maiyak, na maluha. Dahil sobrang pasalamat at overwhelmed sa lahat po ng blessing na dumarating sa kanya at sa kanyang pamilya sa tulong po ng mga sponsors at lahat ng nagmamahal kay Biansi at kay Edu mga Kalingap. Talaga naman nakita natin umuulan ng blessing na kada na every part po mga Kalingap ng Edsi mga Kalingap, talagang yung blessings na kanilang pag-unboxing, talagang nakikita po natin na talagang yung suporta na pinapakita ng kanilang mga supporters ay naandun po mga Kalingap, lalo-lalo na sa mga pangangailangan po ni Biansi at ng kanyang pamilya. At ito na nga mga Kalingap yung sikreto pong binahagi sa atin ni Kuya Nel na nalaman po natin nung nagmaritesan po kami ni Kuya Nel mga Kalingap tungkol po kay Edu at kay Biansi. Alam niyo po ba mga Kalingap, para po sa lahat po na supporters ng Edsi, sa lahat ng nagmamahal kay Kalingap Edu at kay Biansi mga Kalingap, binahagi po, chidismis po sa atin ni Kuya Nel mga Kalingap. Ito, good news po ito para sa lahat ng Edsi supporters, global supporters po. Si Kalingap Edu daw po mga Kalingap, ito sikreto lang po natin mga Kalingap ha. Si Kalingap Edu daw po mga Kalingap ay unti-unti na po talagang nahuhulog ang loob kay Biansi mga Kalingap. Kaya nga mapapansin po ninyo mga Kalingap, talaga naman yung mga tingin po ni Edu kay Biansi mga Kalingap ay talagang kumikinang po ang kanyang mga mata mga Kalingap every time sila nagkakatinginan. Dahil po si Kalingap Edu mga Kalingap ay unti-unti na pong napo-fall talaga kay Biansi. Ayan po mga Kalingap, yan po yung sikretong ibinahagi sa atin ni Kuya Nel. Talaga namang mga Kalingap, paabangan po natin kung ano pa yung mga hakbang at gagawin po ni Kalingap Edu para talaga makukuha ang loob po ni Biansi mga Kalingap. So, I hope ay gusto ko pong ibahagi sa inyo mga Kalingap ang revelation, ano? Ang totoong revelation mga Kalingap patungkol po sa isa rin mga Kalingap na kakakilig na love team sa ating team Kalingap. Walang iba kung hindi po ang Edsi dahil meron po tayong mga nasagap mga Kalingap na marites sa Edsi mga Kalingap. Talaga namang ikakakilig at ikaka-good news po mga Kalingap, ikaka-good vibes ng lahat ng sumusuporta kay Kalingap Edu at kay Biansi mga Kalingap. At mamaya pag-usapan nga po natin yan at babahagi ko sa inyo ano nga ba yung sikretong yan na i-reveal po natin ngayon dito sa ating vlog attraction video. So bago ang lahat mga Kalingap, panoorin po muna natin yung naging highlight ng huling pagbisita ni Kalingap Rob kasama sila Kalingap Edu at ang buong team kila Biansi mga Kalingap at ayun, mamaya po pag-usapan natin yung revelation mga Kalingap. So ano pang hinintay natin, tara, panoorin na po natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2, shhh. Anong meron dito? Ano po, nilatuan ko po kayo? Ito diba, ito yung binigay? Hello po, tay. Maganda nga ano po. Ayan. Nag-inasal na sila dito, alam niyo yung paborito ko yan. Salamat po. Ito na ba yung ano? Opo. Binigay sa inyo nakaraan? Magdi-negosyo ka? Opo, pag ano po, pag may liga na po, tsaka wala na po kami pasok. Para po talaga sa inyo po na. Para sa akin? Sa inyo po. Anong pasalamat ko po yan sa inyo? Uy, grabe! Kamusta ka naman? Okay naman po kayo po. Okay na, okay. Salamat na, dito ulit ako sa inyo. Wow! Oo, ang galing. Amoy nasal na ako. Lumi pa lang yung may dami asal. Ha? Lumi na? Basta ikaw. Mas... Lumi po kayo. Ha? Lumi po kayo ngayon. Lumi nga ako ngayon. Siyempre. Pinaghahandaan ko lagi pag mapunta sa inyo. Hindi mo ba napansin? Pag napunta lang ako dito, Pogi. Hindi. Araw-araw naman ko. Kasi iba po kayo ngayon.
Meron naman. Wala to. Hindi na to naan. Ha? Ito lang to. Sige na po. Isa lang. Yan nga. Sige. Pahihindi mo. Kumusta ang luto mo? Masarap. Sarap yan si ng pagkagawa. Ang galing. Ha? Si Papa mo? Ang galing. Pwede na talaga kayong mag, ano, start ng business sa ganyan. Kasi ang sarap ng chicken. Saka, nagamit nyo ko agad yung ano. Nagamit nyo ko agad yung binigay sa inyo. Ano? Ang linis po sa bahay ni Labianci, mga kalingap. Ikaw po maganda. Isa po. Donna, gusto ko, inaharaan na ako eh. Baliktad. Bakit naaalala ka't tumalikot lang sa saan na'y nagdaan? Bakit di ba tumiyaw muli ang ating pagmamahalan? Kung wala ay di ka sayang naman. Pinapag-ibig mo dahil tangin, ikaw lang ang ang ito ko, hahayaan ko ba na maging gano'n na langit? Bakit di ba magyang muli ang ating pagmamahal? At kung nagkawali sa'yo patawad ang pagsagot ko, tayo na rin ang pagiging dati, ikaw lang lahat ako. Nung lumabas tayo, nag-enjoy ka ba? Mukha nga. Gusto ko, kasama ka eh. Gusto ko yun. Mas ginaganaan ako. Kailang ulit pwede. Sabado. Pag wala pong pasok. Linggo. Sabado po. Walang bawa yan. Susundin kita. Ano po, mapunta na lang po ako dun. Hindi. Nakakaabala na po. Hindi ka naman nabala eh. Gusto ko nga lagi kasama ka. Grabe mga kalingap, lumilevel up na talaga ang Tambalang EDSA. Talagang habang tumatagal ay mas lalo silang nagiging close mga kalingap. At nakikita po natin yung mga lagkit ng mga tinginan ay talaga nga namang may mga ibig sabihin ng mga kalingap o hindi na tulad nung dati mga kalingap. At nakakatuwa po dahil si Biancy po ay nagiging open na po mga kalingap kay Edo. Talagang nasabi na po niya, na-express po niya yung ganyang gustong sabihin. Kakatulad nung narinig natin kanina, sinabi niya kay Edo na blooming ka ngayon, na gumagwapo ka ngayon. Grabe mga kalingap, hindi basta-basta sinasabi ng babae yung sa isang lalaki hanggat hindi siya komportable. So makikita po natin na komportable na talaga siya kay Edu at mas lalong napapalapit na po sila sa isa't isa mga kalingap. Tungkol nga po dyan mga kalingap, ano, ay gusto ko pong i-reveal na sa inyo yung aking balitaan tungkol po sa Tambalang EDSA. Ito po mga kalingap, nanggaling po ito sa ating mga kasamahan sa K-Boy. Siyempre po, wala namang ibang makakapansin yan at makakaalam yan kung hindi ang mga nakapaligid lang din kay Edu at kay Beyonce. So ito po, yung i-reveal natin na sikreto ay nalaman po natin sa isa, sa K-Boys. Hindi ko na po mapangalanan kung sino, pero sa tingin ko po, alam naman po ninyo kung sino yung mga kabalitaan po natin, kamaritesan po natin mga kalingap palagi sa K-Boys. At yun nga po, binalita po niya mga kalingap. Ito, hawakan niyo po ang inyong mga upuan sa mga fans po ng Tambalang EDSA at kay Kalingap Edu at kay Beyonce. Hawakan niyo po ang inyong mga upuan at pakinggan niyo po ng mabuti ang aking sasabihin dahil ito po ay good news. At talaga namang matutuwa po kayong lahat mga kalingap. Dahil bali-balita ko po mga kalingap, si Edu at si Beyonce po, ang Tambalang EDSA ay nagiging totohanan na talagang napu-fall sa isa't isa mga kalingap. Yan po mga kalingap ang aking nalaman mga kalingap na hindi po maikakailan mga kalingap sa mga video na panood po natin. Ano po na talaga namang iba na yung kanilang mga usapan, yung mga titigan, at talagang komportable na po sila sa bawat isa. So ayan po mga kalingap, nalaman po natin na unti-unti na nga po talagang nagiging
Nagiging totohanan na talaga o napo-fall na talaga si Edo at si Beyonce sa bawat isa mga kalingap. Yan po ay galing mismo sa ating mga kasamahan sa K-Boys po. Ano? So ayun mga kalingap, at grabe, abang pa po natin ang mga susunod na kabanata ng kalingang tambalan ng EDC mga kalingap. Ma! Nagluto nga lugaw. Pambira, hindi po. Pambira. Okay, yung ano lang yung tawag dito. Ma! Hindi po, ako na po. Dental dyan ang ano at dito nakakamuya eh. Okay lang po. Kumuha, okay lang. Nice ba? Nanay niyo po yun, upo sa inyo. So ayun mga kalingap, ngayong araw po ay bibigyan natin ng reaction video ang nakakilig pong eksena ng tambalang EDC noong nakaraang vlog po ni Kalingap Rob, kung saan po pinakilala na po ni Kalingap Edu sa kanyang nanay, si Beyonce. Patingin, pakita mo sa ano? Hey! Couple brace na kayo na EDC. Pakita. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo kasi hindi ko po ina-expect na ganito pong na magkakaroon po ako ng sa ganito pong edad agad. Kala ko po ano, pag ano ko na po, pag may trabaho na po ako, pag nakakatulong na po ako kaila mga mga. Pero ano? Kinakabang ka? Ano pa? Tayo? Okay, dito na lang po. Diba? Hindi pwede. Hello, Beyonce. Nakita mo siya, no? Oo, dati ko nang kilala. Kasi, tuloy. Pinakasolid na supporter ng Kalingap. Yan po. Kung bakit tinagal ang sapatos ni? Kung tanggal din. Kinakabang ka pa rin? Mahiya po ako. Mahiya ka? Nakapasok na sa bahay ko. Di ba? Ako lagi nabisita sa inyo eh. Di ba sabi ko dati, babawi ako. At siyempre ngayon, dito ka sa poder ko, akong bahala sa'yo. Ano bang gusto mo? Gusto mo ng tubig? Ay, ng pagkain? Ay, nako ako. Ano lang gusto mo? Sabi mo ang gusto mo. Kahit ano. Ay, nako, dito lang po. Kahit ako. Sige lang. Ano, masakit? Masakit? Okay ka lang? Dahan-dahan lang, baka mabungi yan. Baka lahat ang map. Ang hirap po magkain. Ang hirap? Sige. Lugaw mamaya. Dalan kita. Ano, gusto mo lugaw? Papagawa ko kay mama. Ay, naku, hindi po. Hindi na po. Hindi siya. Nahihirapan ko eh. Hindi, okay lang. Ma! Nagluto ka ng lugaw. Pambira. Pambira, hindi po. Oh, dito makakamuya eh. O kaya ano na lang? Pambira. O kaya yung ano lang, tawag dito yung parang... Ito. Serial. Pag wala. Hindi, okay lang po. Gumagala. Pag dito, buhay prinsesa ka. Joke lang. Tail hadom ka lang, okay? Hindi naiiyak ka pa. Masakit ba talaga? Ito pa, oh. Baka mas malambot, oh. Hindi lang. Hindi ko naman ba't naubos. Hindi mo na kaya? Sige po kayo, pukain po kayo. Gusto ko ito ang sinasikaso ko. Ma! Hindi po, ako na po. Dental dyan ang ano at dito nakakamuya eh. Hindi po. Sakit ang ngipin. Ako na po. Okay ba? I-blend mo na lang yung ano dyan, yung prutas. Yung lahat dyan ng prutas, okay na yan. Hindi po, ako na po. Okay na po. Gumaya, okay lang. Nice ba? Nanay niyo po yun, upo sa
Ayun nga mga Kalingap, grabe, congratulations kay Viancy. Nakita po natin na nalagay na po mga Kalingap ang kanyang bagong braces na grabe mga Kalingap, sobrang ganda po at sobrang bagay po para kay Viancy. Mas lalo po siyang gumanda at talagang inaabangan po natin na sa lalong madaling panahon po mga Kalingap ay maayos din po at mapaganda lalo ang kanyang mga ngipin para mabus ang kanyang confidence at hindi na po siya madalas nagtatakip ng kanyang bibig mga Kalingap. At nakita rin po natin mga Kalingap na talagang couple na po sila ngayon mga Kalingap ni Edo para sa po silang may brace. At sana nga lang po mga Kalingap ay hindi gaanong sumakit kasi sobrang sakit po. Pagbago po yung brace ay sobrang sakit po yan mga Kalingap para kay Viancy. Talaga mag-a-adjust po siya sa pagkain. At kakain muna po siya ng mga malalambot katulad nga po ng lugaw na binanggit po ni Edo. Na talagang mga Kalingap, very challenging po yan. Pero ang kapalit naman po niyan mga Kalingap ay mas mapaganda po ang kanyang mga ngipin mga Kalingap. Kaya congratulations po sa lahat po ng tumulong at sumuporta kay Viancy para magsakatuparan po yung kanyang pagkakaroon ng brace. Ay maraming maraming po salamat sa inyong lahat. At ayun nga po mga Kalingap, nakita rin po natin yung pagpapakilala ni Edu sa kanyang mama at kay Viancy na talagang grabe po yung halos hindi na po may paliwanag yung pagkilos po, yung mga kinikilos ni Viancy sa bahay po nila Edu dahil sobrang nahihiya na po siya mga Kalingap. Dahil nakita po mga Kalingap ni Viancy na sobrang asikaso po siya ni Edu at ng kanyang mama at talagang halos hindi na may paliwanag po yung nararamdaman ni Viancy no hapon na yun mga Kalingap kung saan po talagang nakita po natin yung pag-asikaso sa kanya ni Edu. At yun nga po mga Kalingap, nagulat nga po si Viancy na parang nakikisuyo po si Edu sa mama niya ng mga utos, ganyan. Siguro hindi po sanay si Viancy na makakita ng mga ganun. Pero po, syempre, iba't ibang magulang, iba't ibang anak, may mga ganyan po talaga mga Kalingap na minsan yung mga anak nakikisuyo sa magulang at yung minsan naman, yung mga magulang ang nakikisuyo o nag-uutos sa mga anak. Normal po yan mga Kalingap, wala pong masama doon as long as yung relationship po ng kanilang family po mga Kalingap ay nakasanayan po nila yung ganung gawain mga Kalingap. Ay wala pong mali doon mga Kalingap. At doon po mga Kalingap, makikita po natin na very close po talaga si Edu sa kanyang mama. Sino bang mas mo? Secret po. Secret? Secret. Hirap naman nun. Wala bang clue? Kahit konting clue lang. Para maupakan ko yan. Hindi mo ako tatanungin. Sino ang rush ko? Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi po. Saan po? Okay, ba ikaw? Hira. Yosyo muna. Yosyo muna. So ngayon mga Kalingap, bago po tayo magsimulang bigyan ng reaction video, ang pinaka-inaabangan ng lahat ng supporters ng EDSI community, ang part 20 ng kanilang tambalan, ay gusto ko pong i-shoutout muna mga Kalingap ang lahat ng EDSI Global Supporters, Kalingap Edu Global Supporters, shoutout po sa inyong lahat mga Kalingap, at sa lahat po ng supporters ng lahat ng love team ng Team Kalingap, shoutout po sa inyong lahat mga Kalingap. At ngayon nga mga Kalingap, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng supporters ng Team Kalingap at sa pagsuporta po sa ating nakaraang reaction video sa Tambalang LC kung saan po mga Kalingap umabot po ng 20,000 plus views mga Kalingap ang ating reaction video sa Tambalang LC sa nakaraang part 19 mga Kalingap. At ngayon nga mga Kalingap, para po bigyan ng reaction video ang part 20, samahan niyo po ako muli mga Kalingap at panoorin natin mga Kalingap ang nakakilig na aminan po sa pagitan ni Kalingap Edu at ni Viancy sa kanilang naging date sa tabing dagat. So ano pang hinintay natin? Tara, panoorin na po natin at bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2, shhh. With the feeling pass. Huwag mo akong be. Tawa mo ako. Ano ba? Ikaw ah. Naglalamang ka. Seryoso nga. Ang ganda. Mas lumaganda ka pa. Habang tumatagal. Ano naisip mo eh? Anong iniisip mo? Para laging malalim iniisip mo eh. Siguro po madami na kayo dito, hindi na lang ano. Marami din nala ah. Ano ba sabi mo dyan? Yung mga tinutulungan ko. Yung mga binipisyari ko. Dinadala kami saan dito. Naliligo kami. Ay, opo. Okay. Yun, ano po. Papanood mo naman siguro. Ay. So, maligo? Pambira, hindi po. Hindi po, wala po. Hindi na. Hindi po. Babasahin kita.
Gusto ko lang mahawakan yung kamay mo ng konti. Kasi okay na baga. Hindi na magaspang. Hindi na po kasi masyadong nahihirapan paglabas. Sino ba ang crush mo? Secret po. Secret? Secret. Hirap naman nun. Wala bang clue? Kahit konting clue lang. Para maupakan ko yan. Ako. Hindi mo ako tatanungin. Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi po. Saan po? Tabi-tabi. Okay, ba ikaw? Gasyo muna. Wala namang imong katabi. Bakit ka nahihiya? Kala ko mag-okay ka na. Kala ko okay na tayo. Dahan lang. Masyado kang mabilis. Dapat sanay ka na. Hindi mo kasi ako pinapansin pag naandun tayo at may mga kasama tayong iba. Ang hirap. Ang hirap magkunin ang attention mo. Dapat tayo lang talaga. Sino-sino tinitingnan mo dyan? Sa akin ka lang mag-focus. Naghihintay na po ata sila doon. Balik sa? Na po tayo. Naghihintay? Hayaan mo sila. Huwag mo silang pansinin. Huwag mo silang pansinin. Matatanda na yan. Tara na po. Wala ko hawakan. Tara na po. Tara. But they all disappeared. They will let you. Ganda ng araw. Kumusta po? Ano kumusta? Kumusta? Ito, iniisip ka. Iniisip ka. Thank you po. Paano kita maririnig? Napakalayo mo. Hanggat di kita nakikilala ng mabuti. Si Beyonce. Alam mo, masabi mo naman ako. Magpapababy na ako. Kala ka. Sabi mo, hindi ako magsataram. Kamusta pa ang pag-scout niyo? Pag-scout ko? Yun lang na ano mo? Ayoko na naman. Lagi po kayong ano? Ha? Lagi po kayong nag-scout. Lagi ako nag-scout? Opo. Paano mo alam yun? Nakikita ko po, lagi po kayong may upload. Lagi kong may upload. Sa bagay, alam mo naman yun eh. Nakasama ka nung isang beses. okay lang. Pero malungkot. Malungkot pag palaging ikaw lang. Mas masarap. Mas masarap minsan kapag ka may kasama. Nakikita ko po, kasama niyo na po baga si Ann. Si Romel po. Ayoko na. Gusto ko iba. Gusto ko yung crush ko. Gusto ko yung... Grabe mga kalingap, ang dami ko pong napansin mga kalingap na nakakilig na eksena dito sa nakaraang part 20 po ng Tambalang LC mga kalingap. Una mga kalingap, ilang beses po nating napanood mga kalingap ang kanilang pag-holding hands mga kalingap. Meron pong pagkakataon na si Kalingap Edo ang humawak sa kamay ni Beyonce, at meron din naman mga pagkakataon mga kalingap na ito si Beyonce ay sumisimple rin pong humawak sa kamay po ni Edo. Kaya nga po nag-aasaran po silang dalawa mga kalingap na baka daw po gusto lamang mahawakan yung kamay ni Edo. Grabe mga kalingap, ibang klase talagang manligaw itong si Edo mga kalingap. May pagkaprangka at merong mabilis ang mga galawan mga kalingap ng klase ng panliligaw. At makikita naman po natin mga kalingap kay Beyonce na habang tumatagal po ay mas lalo po siyang nagiging komportable dito kay Edo, at talagang yung mga tingin po ni Beyonce mga kalingap ay nag-iiba na rin po mga kalingap, na para bang lumalagkit na mga kalingap. At dito nga mga kalingap, nalaman po natin sa part 20 ng Tambalang Edsin na ito mga kalingap, na unti-unti na po mga
ang Kalingap nagkakaroon ng aminan sa pagitan nilang dalawa. Si Edo, mga Kalingap, mapapansin po natin na talagang obvious na po yung kanyang pagkakaroon ng gusto dito kay Biancy. Pero si Biancy po medyo parang may pagka-curious pa, mga Kalingap, parang may pagka-mysterious pa, mga Kalingap, yung kanyang sagot. Ano? Kaya talagang kailangan mo pa siyang pilitin or parang kailangan mo pa siyang mas kulitin para umamin po kung sino talaga yung crush niya. Pero base po sa ating nakikita ang mga galawan nila, mga Kalingap, ay talagang sila pong dalawa ay meron ng crush, mga Kalingap, sa isa't isa. Merong pag-amin po na nakikita po sa kanilang mga tinginan at kanilang mga kilos, mga Kalingap. Sasabihin ako sa'yo. Ano po yan? Grabe, mga Kalingap, sobrang excited po ako ngayon, mga Kalingap, dahil, mga Kalingap, sa aking imamarites sa inyo, mga Kalingap, ay nakadagdag po ng kilig, mga Kalingap, yung pag-edit ko po ng video ito, mga Kalingap, kung saan po napatunayan ko na habang nag-i-edit po ako ng mga video, yung mga highlight po sa nakaraang episode po, nakaraang part po na Tambalang Edsy, ay nakita ko po na legit po talaga, mga Kalingap, yung aking imamarites sa inyo. Na nalaman ko, mga Kalingap, sa aking source, mga Kalingap, na may source din po tayo, mga Kalingap, galing sa ating imamarites ngayon, mga Kalingap. So, mga Kalingap, ano nakita po natin sa intro pa lang, grabe, kinikilig na po ako, napakanta na po ako agad, mga Kalingap. Palagay ko, mahal kita, ikaw lang at walang iba. Grabe, mga Kalingap, talagang ibang klase po, mga Kalingap, pala talaga ang kilig, mga Kalingap, din ng EDSY, mga Kalingap. Kaya shoutout po sa lahat mo na sumusuporta sa Tambalang EDSY, sa EDSY Global Supporters, at sa lahat po ng sumusuporta sa ating mga love team, sa Team Kalingap. Shoutout po sa inyong lahat at maraming po salamat. And ayun po, mga Kalingap, ibibigyan na po natin ang reaction video at papanoorin na po natin ang ilang mga highlights sa nakarang episode ng Tambalang EDSY. At after po natin mapanood, mga Kalingap, ay imamarites ko na po sa inyong, mga Kalingap, yung ating nalaman na Marites tungkol po sa Tambalang EDSY. Na talagang alam kong ikakatuwa ng lahat ng supporters at fans ng Tambalang EDSY. So, painitin natin, tara, panoorin na po natin at bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2, shhh. Para ka na nanalo ng Miss Universe. Sobrang dami mo ng bulak. Siguro itong isa para kay Mama. 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 Mama mo. Dahil lang anak siya, di ba? At ito pa, oh. That, ingatan mo yan, ha? Ingat ko yan. Parang pag-iingat mo sa akin. Naano man po ay nabubulok kaya? Nabubulok. Alam ko na. Siguro yung nabulok, ipunin mo na lang, no? Itabi mo yung parang. Tapos ito po nga, gagawin ko din po nga. Ah, oo nga, no? Ganda. Naipon mo yung mga bigay-bigay natin dati sa inyo. Nung dating mansari. Opo, yung mga lagayan. Mm. Yung iba po nabulok. Mo. Grabe, pinagpapahalagan mo talaga natin binibigay namin sa'yo. No? Ako ba, pinagpapahalagan mo? Naman po. Punan po kayo, ma. Sige na. Opo na po. Nahawa ka mo ako, ha? Nakakarami ka na. Ay, grabe, init, no? Ikaw, pawis na pawis ka. Saan ka galing? Sa hospital po. Kaya pala, kakauwi mo lang? Opo. Kaya pala, pawis ka, oh. Gusto mo? Gusto mo ako na lang. Ako na po. Ha? Ako na. Ay, nako. Trabaho ko yan, eh. Dapat, masanay ka. Saka pala, kumusta si mama mo? Okay naman po yung ano. Hmm? Yung anak po niya. Okay naman. Nakaraos na po. Nakaraos. Nabalik ka pa dun. Opo. Dapat sinabihan mo ako. Yo. Para nasamahan man lang kita kahit pagdala ng gamit. Alam po na. Mabala pa po kayo. Mabala? Kailan ka ba naging abala? Hindi ka abala. Kahit kailan. Gusto ko nga yun, eh. Gusto ko yun. Gusto ko inaabala mo. Para palagi kitang makasama niya at makausap. Yun na lang pag-scout niya po yung ano. Ano yun? Masaya na po ako dun.
yung nakikita ko kayong ano. Sa vlog? Opo. Tumutulong. Iba naman yun eh. Siyempre, mas gusto ko nakikita rin kita. Hindi lang ako nakikita mo. Papunta ka pa din bukas. Mamaya po. Ay, mamaya? Mabalik din po ako mamaya. Tara, sasama kita. Yan, baon po. Baon? Pagkain po nila mama. Bait mo. Happy fourth anniversary. Happy fourth anniversary po. Grabe. Ang bilis, no? Napakabilis ng oras. Hindi ko akalain na gano'n na pala katagal ang ating samahan. Sana ay... Hindi ko nga rin pakalain ito ng mga ganito pa. Ano ba? Ako pa. Siyempre. Ako rin, nagamala din ako. Thank you po. Nagamala. Thank you po. At sana, siyempre, hindi lang sa mansa rin ng love team. Ano po yun? Ano na yun? Ngayon pa akong isa pala naman. Okay. Nanginit ka ba? Hindi naman po. Nanginit ba dito? Pag nandito ako, umiinit dito. Nandito po, kinakaban po ako ay. Kinakaban ka. Alam mo, parehas lang tayo kinakabahan eh. Pero may isang gusto lang akong sabihin. Punta ka ba? Kasi alam mo na, parehas lang naman tayo eh. Ako kinakabahan din ako. Mga pala, ano, paano ba ito? Sasabihin ako sa'yo. Ano po yan? Nahihirapan ako sabihin. Dadalaw ang isip ko. Gusto kita. Ano po? Kaligay ko, mahal kita. Sorry po sa boses mga kalingap, pero grabe mga kalingap, talagang nakakilig po yung lahat ng highlight mga kalingap ng mga scene mga kalingap sa nakaraang part po ng Tambalang LC. So kung gusto niyo po mapanood yung buong length po ng vlog na to, panoorin po ninyo at bisitahin po ninyo sa YouTube channel ni Kalingap Rob. Maraming po salamat mga kalingap. At ngayon nga mga kalingap, nakita na po natin mga kalingap sa ating mga pinanood na highlight, ano, na talagang yung ating imamarites sa inyo ngayong hapon ay very legit. At nakita ko po mismo mga kalingap, habang ini-edit ko talaga, ay nakita ko po yung katotohanan mga kalingap ng aking nabalitaan sa mga tinginan pa lang, ano, sa mga kilos at galaw pa lang ni Edu at Ibiance mga kalingap. Sa tingin po ni Edu, sa mga tingin po ni Ibiance sa bawat isa mga kalingap, ay grabe, napatunayan ko na totoo talaga yung ating nalaman at nabalitaan mga kalingap. Kaya kung ready na kayo, ay ito, pakinggan nyo mga kalingap. At bago tayo mag-share mga kalingap, don't forget to like and subscribe mga kalingap. So ito na nga mga kalingap, ano, ito na. Ano, dapat malaman ito ng lahat ng supporters ng EDC mga kalingap at lahat ng sumusuporta sa lahat ng tambalan ng kalingap mga kalingap. So mga kalingap, alam nyo ba, nalaman ko mga kalingap na si Vianse mga kalingap at si Kalingap Edu ay talagang totoo na mga kalingap na nahuhulog sa isa't isa mga kalingap. So nalaman ko kasi mga kalingap na si Vianse pala at si Edu, kaya talaga sila nagkaroon ng love team. Kaya nagkaroon ng love team na Ed si mga kalingap. Dahil, noon pa mga kalingap, ano, hindi pa sila na i-love team mga kalingap, ay meron na silang crush mga kalingap sa isa't isa. So, grabe mga kalingap, talagang nalaman ko. Kaya pala ganun ang mga kilos na lang nilang mga kalingap, ano? Kaya ganun lang ang mga kilos sa tingin nila, mga pagsasalita nila, at yung mga nakakiling nilang eksena ng mga kalingap. Dahil, legit pala talaga mga kalingap, na bago sila naging love team, IMU na sila dahil crush po nila mga kalingap ang isa't isa. So, grabe mga kalingap. Kaya sabi ko kanina, mas lalo akong kinikilig habang ini-edit ko yung video. Kasi, pag alam mo na yung katotohanan, tapos ini-edit mo yung video, mas lalo mo siyang ma-feel.
mga kalingap, grabe. So yun lamang po mga kalingap ang ating maritas ngayong hapon, at sana natuwa po ang lahat ng supporters ng EDSI and sa lahat po ng supporters si Kalingap Edu. Maraming po salamat mga kalingap. Totoo bang may crush ka kay EDS? EDS! Nakamove on ka na ba sa dati mong kalab? So, ayan mga kalingap, grabe po mga kalingap. Habang ine-edit ko tong video na to mga kalingap, ay hindi ko maiwasang mangiti at matuwa mga kalingap sa mga palitan ng tanong at sagot mga kalingap na nanggagaling po kay Kalingap Rab at sa isa sa ating mga inaabang love team, ang EDS mga kalingap. Talaga namang hindi maikubli mga kalingap ang kilig ng bawat isa ni Edu at ni Vianci mga kalingap habang sumasagot sa tanong ni Kalingap Rab. At lalong-lalo na mga kalingap, ang kapansin-pansin po dito ang mga pagkinang po ng mata ni Vianci mga kalingap sa tuwing titingin po at tititig mga kalingap kay Edu. So ano po hinintay natin mga kalingap, panoorin na po natin ang naging question and answer ng tambalang EDSI sa pangunguna po ni Kalingap Rab, at panoorin din po natin mga kalingap ang nakakilig pong kantahan ng tambalang EDSI mga kalingap. Talaga namang hindi maitago ang mga kinang sa kanilang mga mata. So ano po hinintay natin, tara panoorin na po natin at bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2. Eto question number 1 for BNC. Ayan. Totoo bang may crush ka kay EDS? Totoo ba? Kalamansi o sagot? Kalamansi? Kalamansi o sagot? Kalamansi po. Hala! Kalamansi. Ano ba yan? Sabi nila yan. Ba't daw kalamansi? Sige na, kalamansi daw EDS. Kalamansi. 1-0 na. Asin. 1-0. Ito lang maliit lang to. As. Baka dayain mo eh. Ganito ka, Vianci. Ano ba? Or sa EDS naman, bro. EDS, totoo ba naramdaman mo kay Vianci? Uy! Sa atutin! Sa atutin na yan! Sa atutin! Sinagot na nga kagad. Easy lang. Mahirap! Ay, yaw! Yaw! Wala bang mas mahirap dyan? Para din yung question eh. Hey, Vianci naman! Uy! Grabe! Vianci, number 2 para sa iyo ha. Number 2 question. Ano yung pinaka nagustuhan mong katangian, EDS? Siyempre bilang kaibigan or ka-love team, ano yung nagustuhan mo sa kanya? Kasi matagal na rin na nagkakilala kayo, di ba? Mabait. Oo, bilis. Ano ba? Ano pa daw? Ano ba? Magalang. Oo, magalang. Respeto, ganun. Okay. Ano pa? Matulungin po. Matulungin? Wow. Ano pa, yun lang? Ganun din sa'yo yun. Wapo. Yung naiba sa lahat, siyempre, matulungin din ito. Wapo rin ito. Oo, lahat naman. Yung naiba, naiba sa lahat. Makulit po. Ay, makulit! Makulit na ngayon. Ikaw naman, EDS. Halos time lang. Ano yun naman yung nagustuhan mo kay Vianci? Sinabi ko na itong last vlog eh. Siyempre, una, mabait din. Maalaga. Sa pamilya niya. Sa pamilya niya. Maalaga sa pamilya niya. Saka, ano pa ba? Maganda. Pa-family oriented. At higit sa lahat, crush ako. Vianci, ito, third question mo. Naniniwala ka ba sa kasabihang age doesn't matter? Bakit? Sampot po din sila kapapa. Ah, okay. So, kaya ka niniwala kasi yung parents mo, gano'n. Grabe, ang dami nyo ng bulong! Edu! Number 3 question. Number 3. Medyo mabigat ito, bro. Ay! Parang ayaw ko nang ituloy. Ituloy ka ba, Vianci? Number 3. Eds! Naka-move on ka na ba sa dati mong kalab? Wag na yan! Wala mo,
Pagkikip. Oo naman. Hey, do it! Hey! 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 Dahil yun sa kanya. Mga kalingap, talagang hindi na nga maikaila, mga kalingap, ang totoong nararamdaman ni Vianci at ni Edu para sa isa't isa, mga kalingap, na kahit po yung question para kay Vianci ay hindi po niya sinagot at mas pinili po niyang na kumain ng kalamansi, mga kalingap, para maiwasan po yung sagot ng tanong po ni Kalingap Prab. Kung meron po siya talagang crush kay Edu ay talagang halatang halata naman na po, mga kalingap, at hindi na maitago, mga kalingap, ang totoong nararamdaman ni Vianci para kay Kalingap Edu. Diyan naman, mga kalingap, talagang naramdaman din po ni Kalingap Edu, kaya naman si Kalingap Edu ay confident din, mga kalingap, na sabihin din po ang totoo na kanyang nararamdaman para kay Vianci, mga kalingap. Talagang totoo yung kanyang nararamdaman at feelings para po kay Vianci. Talagang hindi na maitago at may kubli, mga kalingap, ang nararamdaman ng love team na Edsy para sa isa't isa, mga kalingap. Talagang totohanan na po. Wala nang dapat pagdududa, mga kalingap, sa tambalang Edsy dahil kitang-kita na po natin ang katotohanan base pa lang po, mga kalingap, sa kanilang mga kasagutan, tinginan at kanilang mga nararamdaman sa bawat isa. At dun nga, mga kalingap, nakita rin po natin at panood din po natin, mga kalingap, ang ilang mga tanong pa, mga kalingap, na tinanong ni Kalingap Prab kay Edo at kay Vianci. Isa na nga dun yung kanilang nagustuhan, mga katangian ng bawat isa, mga kalingap. At ang pinakamalupit, mga kalingap, dito ay yung isang tanong po ni Kalingap Prab kay Edo, kung saan dito po ay pinag-usapan at tinanong po ni Kalingap Ea, ni Kalingap Prab, si Kalingap Edo, kung talagang nakamove on na siya sa kanyang nakaraang kalaw ti, mga kalingap. Alam naman po natin kung sino tinutukoy ko, kaya napalood po natin, mga kalingap, talagang straightforward po sinagot naman ni Kalingap Edo na nakamove on na po siya sa kanyang nakaraang kalaw ti, mga kalingap. At syempre sa tulong po yan at dahil po yan, mga kalingap, kay Vianci, mga kalingap, na naging dahilan para po magmahal muli at umibig muli, mga kalingap, si Kalingap Edu. Talaga naman, mga kalingap, kitang-kita po natin na mas lalo niya pinapahalagahan yung bawat moment at bawat nararamdaman ni Vianci para sa kanya, mga kalingap.